Nalagasan na naman ang isa pang important key player ang Gilas Pilipinas. Wala pang malinaw na timetable kung kailan makakabalik at makakasama sa Gilas Pilipinas ang ibang mga key player ng ating national team. Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. I-follow mo na din ang ating Facebook page. Maraming salamat sa iyo, Idol. Ayun na nga mga idol, burado na sa listahan ng Gilas Pilipinas ang sharpshooter na si Jordan Heading. Sinabi na ito ni Chotres na hindi na nga ito makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup, kung saan 6 linggo na lang ang natitira para sa kanilang preparasyon. Si Jordan Heading ang isa sa pinakabihasang elbow shooter ng Gilas Pilipinas at isa sa pinakanid ng ating national team sa pag-secure ng 3-point line. Huling naglaro sa Gilas Pilipinas si Heading sa 6th and final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan nag-average siya ng 9.5 points, 3 assists, 2 rebounds per game. At sa Japan B-League para sa koponan ng Nagasaki Velka with 35% beyond the arc. Back pain issues ang naging dahilan sa pagka-ruled out ni Heading sa campaign ng Gilas Pilipinas. Nasa ating bansa siya ngayon at soon to fly papuntang United States as he continues his recovery. Second player to ruled out sa 21-man pool ng Gilas Pilipinas after big man Carl Tamayo to be the first player na nag-begged off dahil din sa injury. Eto pa mga idol, ang Gilas Pilipinas guard na si Scotty Thompson. Nagka-injury din ito mga idol, metacarpal fracture, hand injury na nakuha niya sa kanilang training and practice sa European training camp. Mabilis naman ang pag-recover ng kamay ni Thompson at balak na niyang sumama ulit sa practice ng Gilas squad ngayong Monday sa Meralco Gym. Eto din mga idol yung mga player na may iniinda sa lineup na hawak ngayon ni Chot Reyes. Ang ating Mr. Reliable ng Gilas Pilipinas na si Dwight Ramos. Cover ng ice ang tuhod ni Ramos dahil sa nakaraang practice nila sa Europe. Pero as of now mga idol, okay na din ang lagay ni Dwight Ramos at tuloy na ang kanyang pag-iensayo. Samantalang sa post-Gilas practice, balot ng yelo ang paa ni Kiefer Avena at hirap din sa paglalakad ngayon mga idol. Nagka-injury si Ravena sa unang practice nila sa Meralco Gym after nilang makabalik galing Europe. Good news naman tayo mga idol para sa ating pambato na si Kai Soto. Hindi ganun kalala ang natamo niyang injury sa kanyang NBA stint ayon mismo sa kanyang agent na si Tony Ronson na maayos naman ang lagay ng ating pambato. Pero bad news naman mga idol dahil hindi sigurado si Kai Soto kung makakasama ba siya sa practice and training ng Gilas Pilipinas at lalo na sa kanilang laban sa FIBA World Cup. Ayon mismo kay Kai Soto na hindi siya sigurado kung makakapaglaro siya sa FIBA World Cup dahil simula nung nakarang taon tuloy-tuloy ang kanyang laro. Wala din siyang break kaya need niyang ipagpahinga ang kanyang katawan. Malalaman ang desisyon ni Kai Soto kung kailan siya makakabalik pagkatapos ng kanyang rehabilitation. Malaking problema itong kinakaharap ni Chot Reyes at ng samahang basketball ng Pilipinas at dapat gumawa agad sila mga idol ng aksyon. Kung nagustuhan mo ang mabilis ang update na to, please like, share and subscribe mga idol.